Magandang gabi, Oriental Mindoro. At 30 sa buwan ng Abril, taong 2015. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, sa muling pagkakaloob ng ECC sa Intex Resources, operasyong pagmimina di pa rin uubra sa lalawigan ayon kay Governor Umali. Ikalawang round ng Nationwide Household Assessment para sa listahan ng DSWD patuloy na umuusad. At dahil sa Labor Day bukas, dagdag sahod sa mga manggagawa sa rehiyong Mimaropa, aprobado na. At sa detalye ng ating mga balita, ipahuhuli ko sila. Ito ang matikas na pahayag ni Governor Umali kung sakaling ipilit ng Intex Resources na ituloy ang kanilang operasyon ng pagmimina sa lalawigan. Ayon sa gobernador, mula noon at hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nagbabago ang kanyang posisyon kaugnay sa naturang usapin. Malinaw aniya na walang pagtanggap sa mamamayan o social acceptability ang nabanggit na proyekto at may mining moratorium na ordinansa ang lalawigan kung kaya't walang puwang sa lalawigan ng usapin ng pagmimina. Yung mining, tinawagan ko si ano, no? Si nakausap ko, he was abroad. Pero dumating na last week, hindi ko lang nasikaso dahil ano. Pero nag-usap na kami, sabi ko sa kanya, bakit mo pinayagan yan? Sabi niya sa akin, hindi raw siya pumayag sa CES daw. So sabi ko, eh, alam nila presidente ito na hindi no-go zone ito atin, eh. Bakit ano? Sabi niya, eh, kasi nag-ano. Pero ang nilagay daw nila, hanggat walang LGU approval, wala rin yun. So sabi ko, sige, susulatan kita, sagutin mo ako ng ganun. Kasi ang problema ko rito, eh pag hindi nyo nilinaw yan, papahuli ko rito yan. Pasensyahan tayo. So sabi niya, hindi, dalhin mo sa akin. Pinadala ko na yung sulat, sumulat na ako. At sasagutin daw nila. Pagsagot nila, sabi nila, hanggang walang LGU approval, baliwala lahat yan. So actually, pwede natin ipahuli yan. Binibigyan ko lang sila na oras para sagutin nila. So I'm waiting until this week. Pag hindi lumabas yan, papahuli ko yan. Muling pinaalala ng gobernador na kaisa siya sa laban ng mga Mindoreño kontra malakihang pagmimina sa lalawigan. Bagamat batid ng publiko na malapit siya sa Pangulo, hindi aniya ito nangangahulugan na babaliin ang kanyang naunang posisyon sa usaping pagmimina sa lalawigan. Nakatakda ng magpadala ng sulat aniya ang pamahalang panlalawigan na humihingi ng paliwanag mula sa tanggapan ng DENR sa naging kadahilanan nito sa pagkakaloob muli ng ECC sa Mindoro Nickel Project na Intex Resources. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Nakikisa ang lungsod ng Calapan sa buong bansa sa pananalangin at paghahangad ng tagumpay ni Manny Pacquiao sa kanyang napakahalagang laban ngayong May 3 kay Floyd Mayweather. Naniniwala tayo na magtatagumpay si Manny Pacquiao sa napakahalagang labang ito at muli niyang bibigyan ng karangalan ang ating bansang Pilipinas. Mabuhay ka, Manny! Baunin mo ang aming mga panalangin. Congratulations! And good luck. Welcome to City Mart. Malili at mawili. Muling nagbabalik ang City Mart Supermarket Extravaganza 2015. Enjoy big savings. Enjoy big discounts. Magpunta sa Governor Alfonso Umali Gymnasium, Oriental Mindoro National High School, Calapan City. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Great choices. Great savings. Kaya huwag palampasin ang City Mart Supermarket Extravaganza 2015.
Mag-shopping sa City Mart. Be smart. Shop at City Mart. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Iniwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Manny, eh, katulad ng usapan natin mo isang araw, hindi ako makakapunta riyan, pero dahil birthday ko ngayon, pero kailangan manalo ka. One for Pac-Man. Galingan mo, boss. Isa lang. At maraming, ano, maraming nagdadasal para sa'yo rito. Ito sa amin. Kumusta po kayo? Ito po si Attorney Mark Navarro Marcos, punong bayan ng Namahan Oriental, Mindoro. Katulad po ng ating pambansang kamao na si Manny Pac-Man Pacquiao na patuloy ang paghahanda sa kanyang laban at patuloy ang pagpapakilala sa lahat ng mga Pilipino at sa ating bansa sa buong mundo, ang mga Nauhenyo po ay patuloy din ang pagpapakilala sa aming minamahal na bayan ng Nauhan bilang isa sa mga pangunahing destinasyong pangturismo at pangkalakalan, at patuloy din po ang aming paghahanda at ang paglaban namin sa kahirapan at ang paglaban ng epekto ng droga sa aming mga kabataan. Kaya't kaisa po ang lahat ng mga Pilipino, kami pong mga Nauhenyo ay patuloy na dumadalangin sa katagumpayan ng ating pambansang kamo. Kaya po mga kababayan ko dito sa bayan ng Nauhan, sama-sama po natin ibigay ang pinag-isang suntok ng Nauhan para kay Pac-Man. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCT. Tuloy-tuloy ang second round ng enumeration ng listahanan ng Department of Social Welfare and Development. Matatandaan na nagkaroon ng mass hiring ang DSWD para sa mga enumerators, area supervisors at coordinators, maging mga verifiers at encoders. Sa lungsod ng Kalapan at Ilampang Bayan, nagsimula ang enumeration noong 13 ng Abril. Sinusuyod ang lahat ng mga sitio at barangay upang maabot ang mga mahihirap at mailagdag sa listahanan. Ang listahan ng mahihirap na pamilyang Pilipino na pagbabasehan naman ng mga social protection programs na babalangkasin ng gobyerno. Dito natin matitingnan sa assessment na ito, sino-sino yung mga mahihirap na pamilya, nasaan sila at ilan ba sila. Kasi yung magiging resulta nitong ating second round assessment, pwedeng pagbasihan para sa pag-formulate ng iba't ibang social protection programs ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng mga NGOs or CSOs or people's organization natin na ang programa ay nakatuon sa social protection programs. Ayon pa kay Social Welfare and Development Team Leader Mira Melinda Lioterio, may mga kaibahan ang enumeration ngayong taon kumpara sa ginawang National Household Targeting System for Poverty Reduction noong 2009. May duplicity checker ngayon kung saan makikita kung may mga nagdoble ng interview, may verifier rin ngayon at mas mababa na ang inclusion at exclusion error rate. Isa sa mga naging usapin noon ang pagkakasama ng mga may kaya sa buhay sa listahan ng mahihirap, habang may mga mahihirap naman na hindi napasama dito. Dinagdagan rin aniya ang mga variables ngayon upang mas klaro ang detalye sa bawat household. Halimbawa, hindi lamang basta tatanungin ang respondent kung may PWD na miyembro ng pamilya. Alamin rin kung anong uri ng disability nito. Iisa-isahin rin ang detalye tungkol sa mga nakatira sa bawat bahay at marami pang iba. Ano muna natin sa first round assessment ng listahanan ng NHTSP or National Household Targeting System for Poverty Reduction, ang ginamit natin doon ay dalawang page na
household assessment form o HAP na binubuo siya ng 22 indicators. Sa ngayon, sa second round assessment, gagamit tayo ng dalawang stages ng family assessment form back-to-back. So, bali, apat na pages siya. Before, hindi namin tinukoy, hindi masyadong focus doon sa yung bahay, ano ang dingding, ano ang bubong. So, ngayon, naka-identify yun doon. I-check lang ng enumerator kung anong nakita niya. Let's say, ang dingding ay cemento, check niya concrete, so, sa mga ganon. And then, doon sa disability, nilagyan din siya ng uri ng disability. Unlike before, tinanong lang kung may disabled o hindi, kung IP o hindi. So ngayon, nilagyan namin ano mga disability. And then, dinetailed rin yung uri ng trabaho o hanap buhay meron ng ating mga kababayan. Ang listahanan ay gumagamit ng PMT o proximance test na ibig sabihin, we use the proximance variables. Proxy variables lang, katulad na ano yung pag-aralan, ano yung bahay, anong anak buhay, yun yung mga proxy variables. Hindi kami nagtatanong ito na magkano yung kinikita mo. Kasi with the use of proxy variables, mas maliit yung chances na ma-manipulate the result of the result. Binigyan diin ni SWADT Leader Leterio na mahalaga ang role ng mga enumerators dahil sa kanila nakasalalay ang pagkakataon ng bawat pamilya na mapasama sa mga programa ng gobyerno para sa mga mahihirap. Ngunit nilinaw niya na enumeration pa lamang ito at wala pang nababalangkas na panibagong social protection program ang pamahalaan. Kung hindi sila maiitala, ibig sabihin lang nun, kung magkakaroon ng anumang programa para sa mga ma-identify na for ng sistema ng listahanan, hindi sila mapapasama. Kaya importante na sila ay maitala. Sa ngayon, wala kami ipinapangakong programa. Ang second round assessment ay pagtatala lamang ng mga sambahayan upang alamin sino-sino at ilan ang mahirap natin pamilya. Antabayanan ng iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Isang pabihirang pagkakataon, muli, the world will stop, this country will stop once again to witness the greatest match of history, ang sinasabing fight of the century, ang laban ng ating kaibigang si Manny Pacquiao laban kay Floyd Mayweather. Sa maraming pagkakataon, ipinamalas mo ang iyong kagalingan, ang kagitingan, and this country will never be prouder. Kaya kaming lahat dito sa bansa ay nagdumadalangin at ipinagdarasal na sana'y muli ang pagtatagumpay ng isang Manny Pacquiao para ibandera at ipagmalaki ang bansang Pilipinas. With so many problems besetting this country, I know there is Manny Pacquiao who will rise above those problems at ipagmamalaki ang bansang Pilipinas. Mula sa Kongreso, kaming lahat ay nagyayabang at ipinagmamalaki na mayroong kaming isang kasama na nagdadala para ibandera, ang sabi ko nga, para ipagmalaki ang Pilipinas. Nawa ang iyong pinagdaanan mula kay Kid Kulapu hanggang ngayong isang pinakamagaling, the greatest boxer of all time, ay sana'y maging inspirasyon sa lahat ng Pilipino. Sa aking kumpare, Congressman Manny Pacquiao, good luck, best wishes, at ang sampo ng unang distrito ng Oriental Mindoro, kaming lahat ng Mindoreño, ay umaasa at ipinagdarasal ang iyong tagumpay para sa ating bansa. Isang bayan para kay Pacman. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. A beautiful place, ideal for the whole family. For the family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. A wonderful place for our kids to enjoy. A home for our satisfaction.
Let's enjoy life worth living at Monte de Oro. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, 10 hanggang 30 pesos na dagdag sahod ang ibibigay sa mga manggagawa sa rehiyon. Ito ay matapos na inanunsyo ng Regional Tripartite and Productivity Board, 4B, ang resulta ng kanilang ilang araw na deliberasyon hinggil sa usapin ng bagong dagdag pasahod sa rehiyon. Batay sa bagong wage hike na ibinaba, para sa mga establishments na may 10 manggagawa pataas at nasa highly urbanized city ang lokasyon, ang wage increase na 10 pesos a day ay maaaring ipatupad sa 2 yugto. Samantala, para naman sa establishmento na may 10 workers below ay makatatanggap ng 30 pesos na aumento na maaaring hatiin sa 4 na yugto o 4 tranches hanggang November 2016. Maunang ibigay ang halagang 15 pesos na itataas sa halagang 25 hanggang sa may ibigay ang kabuang 30 pesos. Dalawang features ko yan. Una, nagbigay ng wage increase amount to 10 pesos to 20 pesos per day. At pangalawa, ay yung dati niyang kusutiling allowance na 5 pesos ay hindi na po kusutiling allowance na i-increase po natin doon sa case. Pag-increase natin na yung 10 at 20 na yun ay hindi transfer. Kasi nahihirapan din naman yung mga maliit na negosyo na mag-increase sila ng 30 pesos, ito po ay may bibigay ng 4 na franches. Ang 5 pesos ay may bibigay immediately after the, immediately during the activity of the resolver or on the day of the activity. And then from the big one, another 5 pesos. And then May 1 of the next year, another 10 pesos. And then November 1 of this year, another 10 pesos. Ang bagong taripa sa sahod ay bunga ng petisyon ng isang grupo ng mga manggagawa na nagsusulong ng halagang 180 pesos increase. Subalit makalipas ang 5 public hearing na isinagawa ng RTWPB sa buong Mimaropa, malabong maibigay anila ang hiling na halaga na 180 pesos at nauwi nga ito sa 10 hanggang 30 pesos na dagdag pasahod. Ayon kay Dollar Regional Director at RTWPB Chairman Teodoro Delson, kung pagbibigyan ang hiling ng mga mamumuhunan, walang wage increase ang magaganap, subalit kinonsidera ng board aniya ang kalagayan ng mga manggagawa na kailangang umagapay sa taas ng bilihin at hirap ng buhay ngayon. Samantalang ang existing COLA naman na nauna ng ibigay ng nakaraang wage increase
ay ipapasok na rin sa basic salary pay ng manggagawa base sa napagpasyahan rin ng RTWPB. Magiging epektibo ang new wage adjustment matapos ang 7 days publication ng naturang anunsyo. Samantala sa kaugnay na balita, sa kasalukuyan ay may siyam na minimum wage na pinaiiral sa buong rehiyon base sa lokasyon at industriyang kinabibilangan ng isang manggagawa. Tatlo dito ay may tuturing na kabilang na poverty threshold level na kumikita lamang ng 212 a day. Ayon sa RTWP, sa bagong wage adjustment, mula sa siyam na minimum wage ay magiging dalawa na lamang sa 2016. At ito ay magbabatay lamang sa dami ng manggagawa sa isang establishmento. Sa pagharap pa rin ng RTWP B4B kanina sa TVNet Newsline, hangad-an nila ng board na mapagbigyan ang bawat panig. Ayon kay Labor Sector Representative Art Basea, batid niyang mababang halaga ang 10 pisong dagdag sa isang araw, subalit malaking bagay na rin ani ito kung susumahin sa kada kinsenas at katapusan na sasahod ang isang manggagawa. Hiling naman ni Employer Representative Osias Navarro sa mga kapwa niya na mumuhunan na ibigay sa kanilang mga tauhan ang nararapat at itinakdang pasahod upang lalong pagbutihin pa ng mga ito ang kanilang trabaho. Sa huli, payo pa rin ni Director Teddy Dalson na magtulungan at pairalin ang kooperasyon sa panig ng mga mamumuhunan at empleyado upang higit na lumago ang kanilang kabuhayan. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. World champion, the current WBC super featherweight champion of the world, Manny Pacman Pacquiao. Muli na naman po nating makikita at masasaksihan ang inaasam at napakagandang laban sigurado ng ating iniidolo at ating minamahal na si Manny Pacquiao. Manny, narito kami kasama ang mga galerans na naniniwala sa iyong galing at sa iyong taglay na lakas para maiuwi ang corona bilang isang champion muli sa larangan ng boxing. Naniniwala kami na kaya mong patumbahin si Mayweather sapagkat bilang isang Pilipino, bilang isang napakagaling at napatunayan mo ng ilang beses na ikaw ang talagang champion, kami ay patuloy na magdadasal, kami ay patuloy na mananalangin na Hari Manwari ay kasihan ka ng pomay kapal para masigurado na maiuwi mo ang koronang ito. Manny, laban, galingan mo, kasama mo kami. Manny, ang iyong panalo, panalo namin. Ang iyong panalo, panalo ng bayan. Ang iyong panalo, panalo ng Pilipinas. Neo Calapan, a 100-hectare prime residential commercial landmark at the heart of Calapan City, across the Neo Calapan Mall. Affordable and convenient. Narrow Village. Molave Village. Acacia Village. It features first-class self-contained communities with a swimming pool, basketball court, tennis court, and multi-function hall. Enjoy, relax, and discover
a new lifestyle in Neo Calapan. Maunlad, masaya, makulay, maganda ang buhay sa Neo Calapan. May pagbabago. Misyon ng Calapan Waterworks na ipagpatuloy ang agos ng pagbabago sa Calapan. Hindi na kailangan magpaigib sa malayong lugar dahil bawat bahay nagsisimula ng magkaroon ng sariling supply ng tubig. May kaunlaran. Tubig na ligtas inumin dahil sa water treatment technology. May tiwala. May pag-asa. Asahan po ninyo hanggang may Calapan Water. Sagana ang daloy ng buhay. Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10, either VTR or line ads, not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account, just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriente, Mindoro, or you may call 043-288-4240. A 22 ng Abril, kumalat ang balita hinggil sa di umano'y pagkawala ng mga baril at bala na nakuha mula sa bahay ni Engineer Patricinio Panagsagan Jr. matapos ang magsagawa ng search dito ang mga kapulisan mula sa Provincial Intelligence Branch ng Ormin PPO, Provincial Public Safety Company at Calapan City Police Station noong ikasyam ng nasabing buwan sa bisa ng search warrant number 11-2015 dahil sa paglabag sa RA 10591. Sa press conference ng Capitol Press Corps nitong April 28, kung saan kabilang sa mga naging panauhin si Calapan City PNP Chief Police Superintendent Tracy Tolentino, sinabi nito na hindi sa kanila inireport ang insidente hinggil sa pagawala ng mga nasabing ebidensya na nasa pangalaga ng tanggapan ni Clerk of Court 4 and ex-official Attorney Luning Ning Centron. Nalaman lamang aniya ang pangyayari sa pamamagitan ng isang tawag at kaagad ring nagpadala ng tao upang mag-imbestiga. April 14, sinubukan po ito si Engineer Panagsagan sa ospital. Then, temporary pinayagan ng doktor, dinala ko po i-judge ng 14. So, tinanggap din po ni judge ng kaso. So, nasa kanila na po lahat ng pag-iingat. Tinanover namin yung lahat ng ebidensya sa court. Then, April 21, ng gabi, hindi po sa akin ni-report yung incident na nawawala po yung mga ebidensya, particular po sa kaso ni Engineer Panagsagan, na sa kaso ng legal possession, then doon sa illegal drugs. Nalaman ko lang po yun, may tumawag sa akin ng gabi na may SOCO at CIDG dito sa Capitolio, particular doon sa building ng sheriff ng court ng office. Sa office ni Atty. Lingling Centron. So, ganoon po ito sa
Carlock, Corby, na meron na sila ng investigahan ng gabi na nawawala po yung ebidensya. Then, the following day, 22, nagsadala po ako ng tao na mag-iimbestiga doon po sa court na susapo na wala rin na rin. So, hindi po nagbigay sa amin ng mga statement, yung mga empleyado roon, at doon na po sila nagbibigay doon ng additional information regarding doon sa issue na nawawala rin dahil sa CIBG. Dahil doon po sila unang nag-report. At wala din po doon yung si Attorney Centro na umatin po lahat ng isang seminar sa Manila. So, iniintesa po namin ang report ng CIBG din ang result ng SOCO. Yung sa pagkakawala po ng bayan. Dahil sa lungsod ng Calapan nakatira si Engineer Panagsagan, nakipag-coordinate sa kanila ang PIB ng gawin ng search at sa nangyayaring paghawala ng mga ebidensya sa kaso nito. Hindi aniya may iwasan na may ilan sa kaniyang mga tauhan ang nalong moral. Sa totoo lang po, syempre, medyo buhaba ang moral ng PNP. Tayo lang po ang nagtarbaho na, gawa natin ang tamang proseso. Hindi naman natin pinasok ang bahay nang wala tayong legal na papel. So, yun po, in-apply ang sexuaran sa court, then in-approve, then in-implement natin po. Yun nga po, may issue pa na lumalabas na baka daw planted ang ebidensya na nakuha. So, paano po mapa-planted yun na before mag-start ng searching, ay nag-request ko po ang pamilya na usado na intayin po ang kanilang abogado. Then, may media po tayo na representative, then itatlo po tayong barangay official na bago po sila pumasok sa loob ng bahay, ito po ay talagang yung lahat ng bulsa po nila ay inangat, sinamsama na kinuha lahat ng mga gamit. Then, kaharap din po ang abogado nila, ang media, yung mga lahat po ng barangay official na documented po lahat ng galaw kung paano nakuha yung mga ebidensya. So, hindi po pwedeng gawin ng polis na mag-planted ng evidence ng sa isang operation na magpapapamula na may makuha ng ebidensya. Naging matibay naman ang paninindigan ni Police Superintendent Tolentino para sa kanyang mga tauhan. May naririnig di umanong posibilidad na pagka-relieve sa pwesto dahil sa nangyari. Ipinakita ni Police Superintendent Tolentino ang kahandaang suportahan at samahan ang mga ito kung sakali, ngunit binigyang diin niya na trabaho lamang ang kanilang ginawa at hindi sila namemersonal. Siyempre, may naririnig yung mga tao natin na baka daw lahat ng involved sa operation ay marinig. So sabi ko naman, yan ay sabi-sabi lang, hanggang hindi nang dumarating ang order, huwag kayo maniniwala. At hindi mo po yung gagawin ng ating provincial regional office dito sa PNP na wala silang basis, na wala silang para gawin yun, na ang masasabi ay itong mga polis natin sa baba, na alam naman po nila na ang ginawa po natin trabaho ay nasa tama at legal. Sinabi ko na lang din po, pag kayo narinig, mas maririnig ako. Kung kayo lang po narinig na nagtrabaho na, pinampanan yung tungkulin, nag-imbestiga, at ako ay nagsupervise lang, pag kayo narinig, atunda ko na rin, magpo-volunteer na rin ako narinig. Hindi po kami namin-emotional na basta po nagtrabaho lang po kami dito. Sa ngayon, tuloy pa rin ang imbestigasyon sa insidente at maraming tanong pa ang mamamayan na naghihintay ng kasagutan. Samantala, nagtungo naman ang TVNet Newsline team sa tanggapan ni Attorney Centron, subalit wala ito sa kanyang opisina. Ayon sa isang kawani dito, kasalukuyang nasa official travel ang nabanggit na abogado at sa akwatro ng Mayo pa ang balik. Sa ating public service, kung sino man po ang nakakita sa 13 taong gulang na lalaki na si Salman Nasruddin Lau, si Salman ay huling nakita sa bayan ng Puerto Galera. May maliit na pangangatawan at kulay kayumanggi. Para sa anumang impormasyon na inyong maibibigay, maaari po itong i-text o itawag sa numero bilang 0947
0939-745-2714 o 0938-1733-107, 0929-508-3245 at 0909-648-5082. Samantala, mga minamahal naming subscribers, tulad ng dati, live po ninyong mapapanood ang laban ng Pambansang Kabaon sa TVNet Channel 10. Abangan kung sino ang magwawagi sa tinaguriang Battle for Greatness ngayong Linggo, May 3. Mari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube. Itype lamang po ang TVNet Newsline. At iyan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Ryan Ramos na nag-iwan sa inyo na isang mapayapa at magandang gabi.